Hello everyone, it's Bro Romel here. Kadalasan maririnig natin sa mga nag-a-advise sa atin na okay na yun bro, kaya ka binigyan ng Panginoon ng problema, yung mga pagsubok sa buhay para matuto tayo. Minsan may naririnig din tayo na okay na yun bro, inallow ng Panginoon yun na mangyari sa'yo para matuto tayo sa buhay, para tayo lumapit sa Kanya. Minsan, di ba, meron tayong mga sharing, tapos minsan nagsishare tayo na sa mga problemang na naranasan natin, yung mga hinaharap natin, yung mga pagsubok, yung mga shaking, mga struggles natin sa buhay, di ba? Minsan nakakalito, di ba? Para sa sarili ko, ako minsan pag narinig ko yun, ano ba talaga? Binigay ba ni Lord yung problema o pinagkaloob niyo ba talaga yung problema? For me, in my own experience, no, sa bilang testimony ko sa buhay ko bilang isang Kristiyano, no, ako doon muna ako sa ano, sa lahat na nangyayari sa buhay ko ay inalaw ng Panginoon. Yeah, inalaw niya. Because in my own experience, lahat ng mga problema na dumating sa buhay ko is kagagawan ko ang punot dulo nun. Bali yung naging problema ko sa buhay, kaya ako sinasuffer yung mga problema na ikinaharap ko, because it is the result or the consequence of my wrongdoings. Yan. So, halimbawa, bigyan ko kayo ng example, yung high blood, yung sakit sa tuhod, inalaw ng Panginoon yan, no, para matuto tayo, para mas lalo nating alagaan yung sarili natin para hindi lumala. Kasi kasalanan ko yan eh. Kasi hindi ako nag-iingat sa pagkain. No? No? Kasi yung mga bawal na dapat mong kainin, kinakain mo. Kaya ka nagkaroon ng sakit. Yung sakit sa baga, yung sakit sa pag-iinom, sakit sa paninigarilyo, sakit sa kung saan-saan, eh, nanggagaling yan sa'yo. Ikaw ang may gawa niyan, kaya inalaw lang ng Panginoon para matuto ka. So, paano ba tayo nagkakaroon ng mga ganyan? Baga, ano ba ang punot dulo na bakit nagkakaroon tayo ng mga problema na hinaharap sa buhay, na inalaw ng Panginoon? It starts with responsibility. Our responsibility. Human responsibility na tinatawag. Si King David, bakit nangyari sa kanya ang nangyari kay Bathsheba? Bakit niya nakita si Bathsheba na naliligo at nagkaroon at naging resulta ng napakalaking kasalanan? No, dahil sa pagiging irresponsible ni David. But paano nangyari? Si David is a king. He should be in the war together with his soldier. Pero anong ginawa niya? Tinamad siya ng araw na yon. Kinalikuran niya ang kanyang mga responsibility bilang isang hari. So pumunta siya doon sa itaas ng kanyang bahay, nagpahangin-hangin, at natanaw niya yung isang babae na naliligo na kung saan, and na-tempt siya. Ayan, doon siya na-fell. Doon siya nahulog sa temptation na yun. It results na napakaano. So, ayan, yun lang yung ano ko, bro. No? For me kasi, kung naging responsible lang tayo sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, yung ginagawa natin, kung ano yung human responsibility natin, lahat ng mga pagsubok sa buhay natin na dumating, kaya natin yan na labanan. Kasi nga, nandyan ang tulong ng Panginoon. Ito, yung sinasabi naman tungkol dun sa binigay ba ng Panginoon yung mga problema na yan. Kasi bro, I will just read you the last verse that I want you to know. Romans 8:28. Sabi niya, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Romans 8:28. Sa ibang version is, "For we knew that all things work together for good to those who love Him according to His purpose and calling." So, sa akin, kung ipinagkaloob man, inalaw mo ng Panginoon yung problema na yan, at ibinigay niya man sa akin, dahil mahal ko yung Panginoon, it doesn't matter.
It doesn't matter. Naranasan ko sa sarili ko na harapin ang mga problema na kasama yung Panginoon. Dahil mahal ko yung Panginoon, kaya naiintindihan ko yung mga bagay na dumarating sa aming buhay na mag-asawa. Kami mga asawa, may mga problema kami dumarating sa buhay, naiintindihan na namin yan. Ibinigay man yan o inalaw man yan ng Panginoon, basta dumating tayo dun sa punto na huwag nating sisihin ang Panginoon sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Ang pinaka-importante sa lahat ay maging humble tayo sa Panginoon na Lord, itong problema na to ay dahil sa aming kagagawan. Kasi alam namin na ang lahat ng mga mabubuting gawa ay galing sa iyo. Because God is good all the time. At kung ang pagiging good mo sa amin ay kasama yung pagbigay sa amin ng mga problema, pagsubok para lalo kaming tumibay, pag-allowed ng mga bagay na dapat namin harapin para lalo kaming maging malapit sa iyo, Panginoon. Tatanggapin namin yan kasi bakit? Mahal ka namin. Yun. Pag mahal mo yung Panginoon, all things work together for good. Huwag natin unahin yung all things work together for good. Unahin natin, if you love God, because you love God, all things work together for your own good. Kaya huwag tayong malito, mga kapatid, kung inalaw ba o binigay ba ang mga problema. Pag mahal mo ang Panginoon, maiintindihan mo yan. At naayon sa iyong nakaranasan, ikaw mismo sa buhay mo makapag-testify na napakabuti ng Panginoon. At kailanman, the goodness of God, no, mananatili yan. No, by His grace, by His mercy, because of our faith, nakikita ng Panginoon that we are doing our human responsibilities. And we will have the favor in His eyes. So yan lang mga kapatid, Romans 8.28. So yan lang, pag may mga problema tayo sa buhay, Romans 8.28. So yan, once again, this is your bro Romel, at sana ay meron tayong natutunan na bilang isang ama na marami ng karanasan sa buhay, sa mga problema, ang hirap harapin ng mga problema pag wala kang Panginoon. Kaya in-encourage ko, pag ikaw ay ama, mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon. At kung mahal mo yung Panginoon, ang Panginoon na mismo ang bahalang ayusin ang family mo sa lahat na bagay. So once again, this is Roberto Romeli in Korea na nagsasabi, God is good all the time.